Hi mga chinggo, nandito naman po ang inyong Kuya Harley. Actually maraming nagtatanong sa akin, sabi nila, effective daw po ba itong follow to follow? Maraming nag-message sa atin at ayaw kong sagutin, pero dahil ang dami nila nagtatanong, effective po ba ang follow to follow o yung tinatawag na rest buffers? Ayan. Okay, nandito ako para gusto ko rin pong i-share po yung aking nalalaman. Yung honest na aking nalalaman patungkol po dito sa salitang follow to follow o yung tinatawag na wrist buffers. Actually hindi po bago itong salitang follow to follow, dahil ginawa na po ito 10 years ago sa YT channel. Ang outcome ay hindi po talaga effective. Sorry ha sa mga gumagawa nito, pero in my honest opinion ay hindi po talaga effective ang follow to follow. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay sinulat ko sa aking note para hindi ko malaktawan yung iba. 5 reasons not to use follow-to-follow strategy. 5 bagay, 5 rason. Ito po ay klarong-klarong rason na yung follow-to-follow strategy ay hindi po epektibo. Okay, wala nang intro, simulan na natin. Number 1 na rason bakit follow-to-follow strategy ay hindi po epektibo. Number 1 is low quality followers. Okay? Bakit po low quality followers? Sorry ha, pero talagang pag ginagamit natin yung salitang follow-to-follow para mag-follow din ako sa iyo, alam niyo po, ang kalalabasan po nun is low quality followers. When you use the follow-to-follow strategy, you end up with followers who may not be genuinely interested in your content. Isipin nyo yun ha, yung content. How much more kung wala pa kayong content? Puro follow to follow na lang nakikita sa inyong post. Puro na lang follow to follow, puro na lang race backers, walang content na lumalabas. Okay? They may only be following you to get a follow back. And this can lead to low quality engagement. Kaya po, ang una nating rason is low quality followers. Bakit? Dahil walang engagement. Ang hirap naman sabihin mo sa kanya, mag-engage naman kayo. Di ba? Parang masyadong brutal. Yung nakikita mo yung post mo, walang engagement, pero follow to follow naman kayo, pero wala namang engagement sa post ninyo, sa videos ninyo. Walang engagement. So anong tawag po doon is low quality followers. Bakit? Bakit? Kasi nga, yung nasabi, just to follow you back, follow them and they will just follow you back. Pero, actually, sa totoo lang naman talaga, hindi naman talaga sila magtsatsaga na papanoorin yung content mo. Lalo na kung wala kang content, paano kanila papanoorin? Paano kanila i-engage doon sa mga post mo? Gusto ko pong klaruhin na mas mahusay yung sila yung susunod sa'yo, manonood sa'yo, magpa-follow sa'yo, kisa tayo yung magkukuman na follow me and I will follow you. Mamili kayo. Anong mas mahusay? Yung sabihin mo follow me and I will follow you back, or bahal na silang mag-follow sa'yo? Bahal na silang mag-comment sa'yo? Bahal na silang mag-like sa mga content na pinupost mo sa iyong account? Okay? Low quality followers. Yan po yung number 1.